Hello guys, welcome back again. So this is Wilma TV. So ngayon guys is ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng thumbnail using the KineMaster app. Kasi nga guys, yung iba is sabi nila is gumagamit pa talaga sila ng thumbnail editor app. So ako guys, hindi na kasi nakakadagdag lang ng storage sa cellphone ko. Yung file kasi ang laki-laki ng file. So mahirapan ako mag-store ng mga apps sa aking cellphone. So ngayon, yung ginagamit kong pang-edit ng aking mga video ay siya na rin ginagamit ko na pang-edit ng aking thumbnail. So guys, stay tuned para makita nyo kung paano nga ba i-edit ko ang aking mga thumbnail sa KineMaster. So sabi kasi ng mga nanonood sa video ko, paano ko nga ba in-edit yung aking thumbnail using the KineMaster. Kasi nga, ang ganda ng quality niya guys, at saka pwede kang pumili ng iba't ibang kulay, iba't ibang font size, at marami pang features na nandoon sa KineMaster na wala sa ibang thumbnail editor app. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo. So stay tuned lang! Ayan, so for now guys, nandito na tayo sa ating screen recorder. And so pupunta na tayo sa KineMaster. So ayan, nandito na tayo sa KineMaster. Before tayo magsimula guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. At siguro dun i-click na rin yung bell para lagi tayong updated sa mga next video. So ayan guys, let's start. Inutin natin itong nakalagay na create new. Ayan, so makikita natin dito na nakalagay sa itaas new project at sa ilalim naman aspect ratio. So for now, we will going to choose the 16:9 kasi nga yun yung ratio na pang thumbnail. So i-next natin. So andito na tayo guys. So sa pagpili ng picture, nasa inyo na yun guys kung anong picture ang gusto nyo i-thumbnail. So for example lang to guys ha. Pipili tayo. Ayan, so nandito na tayo. Pipili tayo ng picture for our thumbnail. Ayan. Pili muna tayo. Guys, para mas kitang-kita nyo. Ayan, so may napili na tayo. So yan yung napili natin ng gusto natin i-thumbnail. So pindutin natin yung picture. Ayan, may nakalagay ditong clip graphics kung gusto nyong maglagay. Color filter. Pwede kayong mag-filter kung gusto nyo guys. Ayan. Gusto nyo mag-filter. Pero ako hindi na ako mag-filter guys. So ayan. Pwede natin vignette. Pindutin natin ang vignette para mag-black yung sa gilid-gilid. Ayan. So maganda siyang tingnan guys. Okay. Ayan. So naglagay na tayo na effects o di kaya gusto nyo ng sticker. Ayan. Naglagay tayo. Ang daming ano dito guys. Pwede kang ang daming-daming pag pwedeng pilihan. Ilalagay natin dito. Pwede nyo ayan, for example lagyan nyo ng may photoshoot yung ilalagay nyo na words sa inyong thumbnail.
So sa pagpalit ng font size, guys, sa pagpalit ng gusto nyong font, dito tayo sa pwede kayong pumili, guys, Dancing Script, Droid Sans. Ayan, so yung ginagamit ko dito, guys, is Dancing Script Bold. Maganda kasi. Ayan. So, pagkatapos nyan, guys, punta tayo sa ilalim. May nakalagay dito na outline. Pindutin natin yan. Tapos, enable. Kayo na mag-adjust, guys, kung anong gusto nyo. Gusto nyo medyo ma... yung sa background ng words. Nasa inyo na yun, guys, kung anong gusto nyo outline. So, pagkatapos nyan, lagyan natin siya ng shadow para mas maganda. So, adjust-adjust natin yung distance. Tapos, pwede kayong pumili ng kulay ng shadow. Ayan. And then, tapos, napunta tayo sa glow. So, may glow na. Kasi yung glow dito is color yellow. Pwede natin siyang palitan. Gusto niyo ng ibang kulay. Ayan. Ayan na yun, guys. May photo shoot. Diba? Tapos dito sa gilid-gilid, guys, kung gusto niyo pa ng ibang picture, pwede pa kayong maglagay. Guys, i-crop natin para maganda yung outcome niya. Ayan, check. Tapos, ilagay natin dito sa gilid. Ayan. Gusto nyo pong maglagay ng isa dito sa gilid at ulit sa camera. Guys, so kung gusto niyo kung okay na yan, i-click ang nasa gilid na naka-square. Then, capture and save. So, yun lang, guys. Napakadali. So, sundin nyo lang ang step by step.